kwentong ito ay mga kasama po natin ang ating mga idol mula po sa Comelec. Iba naman. Okay. First, Attorney Julie Tabangin. At mga kasama po niya, mga kaibigan, dito po live sa studio, si Sir Jeffrey Robino. Good morning po. Welcome back, guys! Salamat po at kami po ay inyong pinagtsatsagaan. Good morning po, Ms. Gracia Partasha and Mr. Dobby de Guzman. Okay. It's TGIF Friday and it's election day. Maraming salamat po because today is cheat day. We can eat anything we want. Gusto ko yan. Kaya only for only for Friday. Pero pag every day, it's diet day. Yeah, okay. Ngayon, election day po ngayon. So, we're going to watch a video po tungkol sa gender and development of the Comelec. Okay. Ang kasama ko po si Jeffrey Rubino. He is the election officer of Sablan, Benguet. Okay. Sir Jeffrey, ay niyo pong greetings. Magandang umaga po ulit sa mga nanonood at nakikinig sa ating balitaktakan with Ma'am Gracia and Sir Dobby. Lalo-lalo na po sa mga tiga-Sablan, magandang umaga po sa inyong lahat. And sabi nga, election day po ngayon ang Friday, or but usually it's a Monday pagka-election. But for now, election day ay Friday. Okay. Yes. Si Attorney, meron pong nabanggit kanina na video presentation. Siguro gusto nating makita kung ano po ang nilalaman ng presentation na yan. Ito po. Women are our mothers. Women can be our sisters or our daughters. Women are nurses, our doctors. Women are lawyers. There is so much more that women can accomplish. But women in politics? Oops, I think we're missing something. Let's take a look at where we are now in elections and government. Did you know that there are more than 28 million women registered voters in our country? That's 51.6% of all Filipino voters. Wow, that sounds good, right? However, there is a big gap between the number of female voters and the number of female electoral candidates and elected officials. During the 2016 elections, more than 8,600 women vied for government posts, while more than 36,000 men ran for office. Listen, in 2016, only 86 out of 292 members in the House of Representatives were women. And in the Senate, we only have 6 women senators out of 24. It shows that only 1 out of 5 elected officials is a female. So, basically, men dominate Philippine politics. Women are clearly underrepresented. But why do women choose not to run for public office? The Commission on Elections did a study to unlock the answers. Our problem is that the rules of the game are really discouraging for women. It's expensive to run. The other major reason is that women really have these cultural duties that they have to take care of their kids, the home. On the part of the voters, they also think that women have no capacity to lead in politics. Election-related violence is really a major problem, a major obstacle for women when they run for office, and we should really put an end to it. In the Philippines, the Magna Carta of Women was signed into law in 2009. It seeks to eliminate discrimination against women by recognizing, protecting, fulfilling, and promoting the rights of Filipino women. More importantly, the Magna Carta aims to achieve gender equality in terms of political participation. Women really should be participating equally in decision-making, especially in the allocation of resources. Women are more than half of the population that are voting, but are not represented as well or equally. Who loses out? The country loses out on women's capacities. Government is a better place if there are more women who are elected into office. That's why it's very important for women to be equally represented in politics. What can we do now to attain gender equality in public office? Honestly, we are still far from achieving this goal. Since the number of elected female officials increases by only 1% every 3 years, it will take us 99 years to reach the 50-50 ratio of male and female elected officials in the country. That will be in 2118. Whew! Are we really going to wait that long?
This troubling truth moved the COMELEC to initiate discussions on how to convince more women to actively participate in Philippine politics. So that the women can be encouraged to run and the voters will consider women as equally good candidates. We also need to have some trainings for women when they run for elections. Hopefully, we not only increase the number of women voters and girls, we're also going to hopefully increase their capacity, you know, as leaders of their community. We are very serious now in the Commission on Elections through its Gender and Development Committee. We want to generate the ideas from our politicians, from our women legislators, from our the academe to solve this problem of the gender inequality in elections. We should encourage everyone to participate in the democratic process, men and women alike, and that we should make the rules of the game fair for everyone, men and women alike, considering their specific circumstances. But do you know what the most effective solution is? It is you. Yes, it is still up to you. Your voice, your rights, your welfare are as powerful and as significant as the voice of all the great men and women ever heard in this generation. With more women standing up as candidates, more women will get elected. But this isn't a job for women alone. Together, men and women, we should all push for gender equality. Nice. A very nice presentation. Wow. Dami ko pong natutunan, Attorney and Sir Jeffrey. Guys, tatakbo na ako. Tatakbo daw po si Gracia sa 2nd District ng Baguio City. Na hindi naman nag-exist. Kasi diba, merong upper session road, merong lower session road. Eh, malay mo, pagdating ng araw, ang 1st District, yung lahat ng nasa lower, ang 2nd District, lahat ng nasa upper. Kidding aside, balikan po natin. Attorney, sa context ng Baguio and Benguet, ano po ang inyong ginagawa nang sa gayon ay ma-enlighten, ma-isulong na dapat ang mga kababaihan ay may mas malakas na partisipasyon sa politika? Opo, dito po sa Baguio City in Benguet Province, ang ginawa po namin ay nagbo-voters ed din po kami. Meron din pong gender and development seminars na kinoconduct ng COMELEC. Other than that, we have women in elections and no elections better para naman sa mga bata. So, yung kinonduct namin sa La Trinidad before, dumating pa talaga yung information and election department ng COMELEC to discuss tungkol dyan sa women in elections. So, we are encouraging women to run for office para daw ma-level ang ating playing field na ang mga lalaki ay mapantayan ng babae sa politika. Ngayon, ang response namin, ito ang response. Highly patriarchal po ang Baguio City in Benguet Province. So, ang impression nila sa women ay dapat nasa bahay lang po kami at to tend to the usual household chores at yung functions of women. Pero unti-unti naman po nating binubuwag yan. Yes. So, dun po sa COMELEC Resolution 10549 on resumption of continuing system of registration, meron po kaming mga regulations po doon na the election officer, like EO Jeff here, should coordinate with the local government unit. And that is to require them to open yung daycare centers nila para yung mga women na pregnant or yung may mga batang maliliit, nursing na bata, dadalhin sa daycare center habang magre-register sila and habang magboboto rin sa election day. So yan po yung mga ginagawa namin. Then we are also required sa performance tasks namin that we have to conduct voters education na we are informing candidates na women on rights of women, yung mga Magna Carta for Women, violence against children, women and children. Yung mga yan po, nilalecture din po namin yan, other than election laws. So, nire-recognize din po ng Commission on Elections ang karapatan ng kababaihan. Ayun. Mm-hmm. Yo, Jeff, ikaw naman matanong ko, ano sa tingin mo yung kahalagahan nito? Bakit kailangan natin ng balancing ratio? 1:1.
para ba at least pag nagkaroon ng mga argumento sa politika, eh at least napapakinggan natin ang side ng babae at lalaki. Ano pong ano nito, story behind it? Actually, ang purpose talaga niyan talaga is like just like what you said, to even the playing field. Kasi of course, sabi nga patriarchal ang culture ng Philippines. Meron yung mga bagay na hindi na i-represent talaga pagka lalaki lang ang nasa politics. So, we need women talaga to also represent yung interest ng kababaihan. Mind you, prior to the 1935 Constitution, wala sa karapatan ng babae ang bumoto. It was an amendment to the Constitution ng 1935 para magkaroon ng karapatan ng mga babae para bumoto. And overwhelmingly nung plebiscite na yon, nanalo ang mga ang vote na yes na bumoto ang mga babae. Kasi nga makikita na naman natin na dapat talaga pantay-pantay ang karapatan ng babae at lalaki sa politics. Okay. True. Case study po, di ba? Sa sublet sir, case in point. Kumusta po ang participation ng mga babae sa diba, sa election? In the previous election noong 2019, meron tayong out of the 18 candidates ng for councilors, tatlo ang mga babae lang na ano, and unfortunately either of them won the election. So panay lalaki yung nanalo sa elections. Ngayon lately may nangyari na yung isang councilor ng Sablan died, so ang inappoint naman nila is the wife. So ngayon magkakaroon ng representation ng women sa council ng Sablan. Benguet White po, attorney, ilan po ang mga babaeng nasa pwesto? Opo, sa apayo muna kasi din ako na-assign last time. Okay. Ang babae po, dalawa lang na SP members for apayo. And then doon po sa congresswoman nila, it's a woman. Oh, yes. Pero iyon ay dahil ang asawa niya ay ang kapatid niya ay governor, di ba? Yes, nagpalitan lang po sila dahil ano sila yung country na yun belongs to the Bulut. Yes, sa Bulut po sila. So okay, magpapalitan lang sila. Ngayon dito sa Benguet, I think we have two also no SP members. So hindi talaga tayo majority is talagang men ang may hawak ng ating politics. And sa Tuba, ang mayor natin si Mayor Salongan. Okay. Makikita mo dito sa ano rin ano, dito sa Baguio, bigla ko ang binilang, ilan nga ba ang ating ano, women councilors? Five women councilors. We have a councilor Elaine Sombrano, councilor Filian Wagan, yung Palaban si Councilor Tabanda. Tabanda. Councilor Fariñas. Councilor Yaranon, of course. Yes. Oh, nga, no? So talagang this is the time for us rin na mga women na magtulong-tulungan kasi according to the statistics na napanood natin sa video presentation, mas marami nga eh, we are more than half of the voting popularity, population, I mean, ang women. Pero mas binoboto ng mga women din ang mga kalalakihan. Ano kayong ibig sabihin nito, attorney, para sa inyo sa COMELEC? Na bakit mas marami naman mga voters na babae pero they opted to vote for the different gendered for the men in position. Bakit po ganon? Most likely po, ano na yan eh, stereotype na yan, na the man is the leader. So just, dahil patriarchal po yung ating family, so ang leader talaga ng ating household is the husband. And then, it also follows na kapag sa politics, ang leader talaga is men. So even if women kami, women, yes, we opt to vote for men kasi sila naman dapat ang mag-lead. Parang ganyan yung concept natin. That's the standard. And it's a patriarchal society. Ngayon, yung COMELEC, we are trying to deviate it from yes, that usual belief. So, ano yung hindi namin kayang gawin ba kasi na babae? Eh, kaya naman nating pantayan yan.
As a matter of fact, sa mga companies, they hire women kapag ka-IT because of the manual dexterity of the hands of the women. The woman. Oh, yung men, eh, mabibigat yung, hindi naman lahat. mabibigat yung kamay. Pagka, nakasira ng keyboard. Yan ang, yan ang ginagawa pagka nag-assemble. Uh-uh. So, karamihan talaga, pagka working at saka leadership is the man. Mm-hmm. Yan ang standard. Pero pwede rin namang mag-lead ang babae. Meron ding magaling na babae. Meron ding masipag na babae. Meron din yung babae na siya rin yung head of the family. Dahil yung lalaki ang nag-aalaga ng mga bata. Pwede naman yun. Mm-hmm. At saka sa civil law, you have the same rights and you have equal division of properties when it comes to kahit yung babae ang nag-work at yung lalaki ang nag-aalaga ng mga bata. Yes. So, okay yun. But yung talagang majority ang concept natin sa Pilipinas is patriarchal tayo. Pero yes. Alam mo, attorney, kamakailan lang si Presidente naglabas siya ng pahayag na ang sinasabi niya is ang posisyon ng isang presidente requires yung mental setup daw, ang nare-require niyan is lalaki. So, sa tingin po ninyo, hindi kaya magkakaroon ng epekto yan, may impact yan dito sa ating advocacy? Una. Okay. Oh, opinion ko po ito. Baka mamaya may memo ka na. I'm not speaking for the COMELEC. Personal. I'm speaking as Ms. Tabangin, Kapuya. Uh-huh. Nire-recognize ko yung Kapuya na asawa ko. And advance happy Valentine's Day. May pasingit na gano'n, nakakainis. Mag-ano na kasi, mapopromote na itong husband ko from Major to Lieutenant Colonel. Wow! Congratulations to my husband. Sir, snappy salute po. Ano na ako, general's wife. Wow! O, diba? So, ano na yung tanong ulit? Ah, again, the question is, hindi, agree naman ako na the women are more emotional. Yes, agree ako dyan. Oh, however, some women, but not all, are good leaders also. So, meron din yung determination ng babae na wala din sa lalaki. It is true na papalit-palit yung common, ha, for women. Ay, ayoko na pala. Oo na pala, let's go. Ay, hindi na pala. Ay, let's go. Ay, hindi na pala. Diba, ganyan yung babae, papalit-palit. Pero there are also exceptional women na pwedeng maging leader na pag sinabi niya, firm siya sa kanyang decision. So, not all women are like that. Parang sa statement ni President, inilahat niya na gano'n ang babae. Hindi. Meron ding babae na talagang exceptional at talagang magaling na leader. Kahit babae siya. Like yourself. At ako ha, para lang mabigyan ko yan ng ano rin ng parang argument ka, Dobie. Nakita naman natin dito sa Pilipinas na medyo mas emotional nga ang mga politicians natin ngayon. Marami nga sa kanila nagtatantrum sa mga interviews. Anyway. Idol ko yun. Hindi ba? Okay. Si Sir, ano naman po, si EO Jeff, kumusta naman po yung pagpo-promote nito sa Blan, dahil alam naman nga po natin na mahirap pa rin po makumbinse ang mga kababaihan na tumakbo sa posisyon sa politics. Paano nyo po ginagawan ito ng siguro promosyon para, sa inyong lugar? Yes. We have voters education program sa aming munisipyo. So, we always advocate yung sinasabi ko palagi na always vote right. And yung right kasi na yun, may meaning yun. R is dapat right choose yung candidate. I is dapat may integrity. Dapat G is may growth mentality dapat siya. H is may heart siya for public service and dapat trustworthy. So, walang issue with regardless na babae at saka lalaki yung candidate. As long as he possesses those qualifications, dapat tumakbo siya sa public office to serve yung public. Yes, because that's gender equality rin. Di ba? Yung hindi tayo nagsasabing, mas magaling ang babae o mas magaling ang lalaki. Kung sino yung meron noon na attitude, yung qualities na yun, kung gusto niya, kung may calling siya for public service, tumakbo siya. We encourage them na tumakbo, regardless na babae or lalaki. Maliban po sa cultural barrier, ano pa ho yung mga na-encounter po ninyo mga challenges in promoting this program po sa mga kababaihan? Siguro ang pinaka-challenge dyan is yung to encourage yung women. Kasi nga yung nakasanayan natin na ang babae is pang bahay and ano. Pero
times are changing eh. Makita mo ngayon talaga mas assertive na ang mga lalaki, like for example, I mean babae, and mas makita mo yung productivity nila, like halimbawa sa PMA na lang, 'di ba? Dati wala namang mga ano doon, mga kadet na babae. But now sila yung nag-excel. Top 10 hers. So ganun din sa politics. Yes, at sana matanggap na rin ngayon. Siguro nga lang magkakaroon tayo ng medyo mahaba-habang time tulad nga po ng sinabi natin kanina sa video presentation para matanggap ito fully. Pero sana umaasa po tayo na agad-agad, hindi na tayo maghihintay ng ilang years yung sinabi, 99 years, para magkaroon tayo ng 1:1 ratio. Balance po tayo sa politics. Okay. Attorney Tubangin, ano naman po yung mga nakukuha nating mga feedbacks sa COMELEC when it comes to filing na po ng mga COCs pero babae nga po yung tatakbo? Meron po ba kayong mga natatanggap na mga concerns tulad ng natatakot po ako kasi alam niyo naman babae ako sa lugar po namin takot kami tumakbo kasi itong si mayor ganyan. Alam niyo kasi nabanggit po kanina talagang isa sa mga fears ng mga babae talagang madumi ang politika ng Pilipinas at medyo dangerous. May mga sumbong po bang natatanggap ang ganyan ng COMELEC? Oh, so far ha, sa Baguio City and Benguet Province, wala naman tayong group na natatanggap na natatakot ako mag-file because woman ako at marumi ang politika and baka makatanggap ako na threats. Wala naman pong ganun. Lalo na sa ABRA, with due respect dun sa election officer and the test ng ABRA, mas gusto nga nilang tumakbo eh, pag babae sila eh. So, tsaka marami po kami empleyado doon sa ABRA na mga LGBT. So, wow. Nire-recognize na namin talaga ngayon ang ibang kategori ng gender. So, yung mga babae po, they are encouraged to run and they will run. At tsaka, yung asawa, talagang siya yung papalit kapag may na-substitute, karamihan sa statistics natin. And then, pag na-assassinate yun, hindi naman sana po. Ang papalit is the wife. Laging ganun naman. Kung hindi, daughter. Paano naman po pag nagtampo yung mga LGBTQ community, nabanggit na rin po natin, bakit pa sinusulong ng COMELEC, women? Eh, syempre kami gusto namin kasi, in fairness po ha, itong mga latest elections natin, nakikita natin lumalaban po ang mga ilang LGBTQ members na talaga na-elect sa mga matataas na positions. Opo, in the works na po yan, yung aming bagong video presentation, incorporating LGBTs. Kasi po, ito po, ilang years na ba yan, EOJ? Mga 2 years, 3 years na po yung video na yan. Eh, hinanap ko pa yan para maidala ko rito. Pero talagang nire-recognize namin yan. At saka ang role model namin, si Miss Geraldine Roman. Yung pong, ano na yung area niya? Bataan. Yes. Talagang na-meet ko siya sa isang gender and development seminar. Akala, talagang... ganda, no? Oo, maganda, matangkad na mukhang model. Na-obase tayo. Oh, tapos, very smart pa siya, very smart. Kaya, addition na rin yan sa babae na matalino, na firm, na matatag, at hindi emotional. So, okay yan. Ayun, okay. Sir, yung magmapahuling nga katanungan ko na lang po, dahil po nga nasanay tayo dito sa Cordillera na meron nga pong ganyang mga kaugalian o paniniwala. Ano po sa tingin nyo ang pwede nyong masabi sa mga women or nasa ibang affiliation sa kanilang gender? Ano po ang pwede nyong masabi sa kanila para po maengganyo sila na tumakbo na rin para maging at least balance eh, ang ating susunod na election? Yes. So, ang politics is a calling eh. Yung urge mo to serve the public is a calling. So, kung may calling ka to an urge na magsilbi sa public, regardless of your gender affiliation, babae ka man, or your LGBTQ, why not try na mag-serve sa public? Kasi yun yung pinakamagandang magawa mo sa buhay mo is to pagsilbihan yung mga tao. Diba? Yes. Hindi dahil na mana lang, ha? Kamagitan? Hindi dahil na mana lang. Yes. But you have the urge. Kahit ibang urge yung iniisip nyo, but the urge to serve. Hindi dahil na dynasty, okay. Yes, Kadobi. Meron ho ba kayong parang natatanggap na support, ma'am? Mula po sa mga dating leaders. I'm referring to former leaders like the likes of Ma'am Edna Tabanda.
Meron mo ba kayo mga ganung suporta? There was one time, yes. There was one time na, remember that, we held a women's gender and development for women in election seminar, and nasa ano po yan, sa Capitol. Mm. It was sponsored by the governor Nestor Fongwan po noon. And then, siya yung isa sa aming mga viewers. She congratulated us, and then sinabi niya na sana ang diniscuss namin is the Magna Carta for Women. Pero kasi sabi ko, ma'am, pasensya na. Dahil ang inutos sa aming i-discuss ay yung mga violence for against women and children, mga yung women na tatakbo sa election, hindi naman tungkol sa ano po, sa ganyan. So next time po gagawin namin yun. Pero she made suggestions at saka nag-support naman siya. So okay naman. But however, kahit anong gawin namin, hindi namin siguro sa lifetime na to, hindi namin maaabot yung talagang equal na, for example, in a municipality, 8 councilors, there are 8 women councilors and then 4 women councilors and then 4 men councilors. Hindi namin maaabot na siguro yan sa lifetime na to, pero at least sinimulan natin. We're trying. Yes. Sinisimulan natin. So bago po nagkaroon ng pandemic, attorney, meron ho ba kayong mga actual na presentations sa iba't ibang bayan ng Benguet, diskusyon tungkol po sa gender equality? Opo, nagawa na namin yan even before the pandemic. Ginather namin sila, dinala namin sila sa Capitol. So lahat yung mga LGBT, yung pinahanap ko is LGBT, mga women na in position. So, hinanap namin talaga, tapos pinapunta namin sa Capitol. Ngayon, on their own, the election officers also have voters information campaign. And that includes gender and development and women in elections also. So, hindi namin pinabayaan yan dahil nakalagay sa evaluation namin, we have to fulfill yung mga mandate namin. Ano pong general assessment niya, attorney, pagkatapos po ng activity na yun? O pagkatapos ng activity, syempre, ang most active pa rin, yung mga advocate pa rin ng women kung paano ipaglaban ng karapatan. Pero hindi tayo nakakakuha ng masyadong bago na participants for women in elections. Sila pa rin. Kung sino yung mga dating LGBT na tumatakbo na active, sila pa rin yun. So, yun sana ang ma-improve pa rin namin. Yung makahanap kami ng mga bago na pwedeng maging advocate niya, women in elections. Sana nga, no? Baka hindi pa po, ano, hindi pa kasi masyadong buo ang loob ng mga kababaihan noon. Siguro time will come rin na ma-realize rin nila yan. Ay, oo nga, calling ko ang politics. Kala nga po ulit pwede mag-pass ng COC. Meron talaga ba? Wala pa po tayong calendar of activities for the filing of the COC for 2021. However, last elections, October po yung ating filing. So may mga meeting na ngayon na mga nagaganap. And isisingit ko na po itong announcement ng COMELEC main office namin. So ang announcement po is, the COMELEC does not prefer na we should have longer days for elections. Diba? We only have one day for election and that is May 9, 2022. But ang gusto, ang proposal kasi noon is we can have 2 to 3 days daw na election. Biglang nag-issue ang COMELEC ng press briefing kahapon and they said na they do not prefer it. So, gagawin lang natin one day yan, but lesser yung laman ng isang presinto. For example, kung isang PICOS machine or VCM ngayon is 800, gagawin namin 500. So, in the merging of precincts, we have 500 na maximum per VCM or PICOS. And then, longer voting hours. So, kung 7 o'clock to 3, baka gagawin natin 6 o'clock to 9. Baka ganyan ang ating datuhan. Basta lang magkaroon ng social distancing at walang masyadong tao sa presinto. At yung mga vulnerable sectors, yung matatanda, yung handicap and then heavily pregnant women, kung hindi sila by mail, absentee voting sila tulad ng press at saka sundalo. Ano po yung dahilan? Bakit ayaw po ng COMELEC ng longer period of election, attorney? Una, expensive. Okay. Kasi we will be requesting yung security natin. Babantayan natin yung machine for 3 days. Diba, mahirap nang ang bantayan ng
the day before or final testing and sealing. Kasi we have the final testing and sealing 2 to 3 days before the election. Di binabantayan na ng polisyan, etc., etc. Paabutin pa natin, plus 3 days pa. Di baka isang linggo na natin binabantayan yan. At saka risky. Number two, risky. Expensive. Number two, risky. At number three, the inconvenience naman ng ating mga poll workers tulad ng mga public school teachers who will be serving. And siyempre, expensive kasi kung 6,000 ang ibabayad namin sa kanila sa entire process of the election, baka maging 12 na ngayon kasi mahaba na yung period ng kanilang service. So, mas malaking budget ang kailangan namin. So, it's going to be more expensive, most inconvenient. Kay Sir Jeffrey po, the last time that you were with us, sir, sabi po ninyo medyo mababa pa rin ang bilang ng mga nagpupunta sa COMELEC para magparehistro. Kumusta na po ngayon? Meron po bang pagbabago? Kahit papaano, may pagbabago naman. Kung dati sa isang linggo, may nakaka every other day may registrants. Ngayon naman, kahit papaano, may pa isa-isa, daily na. Ay, daily na! Cheer! Oo. So, kasi papalapit na nga yung deadline. So, ang deadline natin is sa September 30. Marami na yung umiiwas ng mahabang pila. So, kahit papaano, pumupunta sila. And effective siguro yung ginagawa natin ganito na we advocated through mass media na they come and register earlier para maiwasan yung mahabang pila. Attorney sa ibang bayan po. Sa ibang bayan, hindi, tumaas din naman. Tumaas. So kung dati mga 7 lang tayo in a week, naging ano na tayo ngayon, 25. Wow. Wow. And then merong mga additional 3, mga ganyan. So okay naman yung resulta ngayon. So being with RNG works. So with your interaction, ma'am, dun po sa mga bagong registrants, ano po yung nakukuha po ninyo mga feedback sa kanila? Mas ano na daw po ngayon, mas convenient in Baguio Benguet, ha? Mm-hmm. Because I'd like to inform everyone na only Baguio Benguet has this appointment system. Sa lahat ng mga provinces, wala sila. So pila-pila kayo doon. Sa amin lang walang pila. So natutuwa po yung mga ibang bata na online na yung kanilang appointment, then pupunta na lang sila doon for biometrics. Natutuwa naman sila, so maganda yung feedback namin. Ang challenge lang sa amin, ito na, challenge, baka by July, August, and September, full force na po yung COMELEC Baguio, and we have to open yung mga cottages namin para makapasok yung, madagdagan namin yung machines namin, imbis na dalawa lang ang gamitin, we can use 3 more. So 5 na, and then yung mga pipila na naka-appointment will only be accommodated. So ang challenge din is sa last day ng registration, we hope na walang masyadong maraming walk-in na darating. So yan po yung aming inaasahan, pero we are preparing for it already, so we are not anticipating yung mob na darating, tapos tutulak yung gate namin at tutulak kami ng police para pigilin silang lahat. So, we will not be having that kasi at this early stage, we are planning ulit. Yes, handa okay na ang COMELEC kung tutuusin. Okay. Okay. Paalala po ulit natin, attorney, kung saan sila pwedeng magpa-schedule, ano pong website o anong site sa social media pupuntahan? Ako, ang pupuntahan nyo lang is Baguio City. Kung Baguio City kayo, the Facebook page of Baguio City. Kung Sablan, Facebook page of Sablan. Basta i-type nyo lang Facebook, Commission on Elections Sablan Benguet. Yes. Okay. Commission on Elections Tuba Benguet. Yan lang i-type nyo, then mag-set na kayo ng appointment. Then download the form, 3 copies, fill it up, including the self-declaration form. Pupunta kayo sa office, dala nyo na yung form, filled up na. Okay? Para wala nang pila-pila, walang sulat-sulat. And then, diretso na po kayo for biometrics taking. Doon lang tatanggalin ang inyong mask at inyong face shield. And then, thumb mark. And then, diretso. Tapos na. Magkakaroon na kayo ng notice kung approve yan o hindi at the Election Registration Board hearing. So, huling paalala po, September 30, ang last day natin ng registration. Sana po huwag nyo nang hintayin yung last day na yan. Book an appointment with us now. And also, gusto ko magpasalamat sa RNG kay Mr. Dovie de Guzman and Ms. Gracia Pantasha for giving me this opportunity to inform the public tungkol sa COMELEC, tungkol lahat sa COMELEC. So the next topic will be, sa next meeting,
Hindi pa yung vicious immoral passions. Hindi pa yun. Hindi pa yung sa Valentine's. Okay. The next topic will be on residence. Kasi may nagpunta sa opisina. Paano ko ba ito? Technical, itong aking kalaban. Na hindi naman nakatira dito, pero... Tumatakbo dito. Tumatakbo dito, pero hindi nakatira. So, hindi... I am rephrasing my sentence. Ha? Paano natin titirahin yung ating kalaban? Huwag naman ganun. Paano natin i-defend ang sarili natin pag tayo ay finailan ng disqualification on the ground of not being a resident of the place? Ayun, very nice. Sa topic yes. po for the next meeting. Sir, kayo po, panghuli niyo pong paalala sa ating mga viewers. Well, maraming salamat ulit Sir Dobby and Ms. Gracia sa opportunity. Pinapaalalaan ko po lahat ng mga hindi pa nakarehistro hanggang September 30 po ang ating registration para makaboto sa May 22, 2022 national and local elections. Presidential po ito, so interesting na dapat marinig yung boses nyo through voting para makapili kayo ng karapat-dapat nyong mamuno sa inyo. Yes! Thank you so much! Kami po'y nagpapasalamat actually sa inyo dahil po kayo po'y nagbibigay ng oras at effort sa amin para po matulungan rin ang programa na makapaghatid po nga ng maraming impormasyon sa ating mga voters and ating mga viewers. Maraming salamat guys sa inyo. Sana marami po kayo natututunan. Sana nga po ano, nangangarap rin po tayo pasasaan at magkakaroon po tayo ng balancing ratio sa politika. Kaya mga kababaihan at mga LGBTQ community, Ravon! Thank you so much. Have a great weekend mga Rangers. Magsha-shoutout lang tayo sa mga huling mga commenters natin. Sabi ni Ma'am Cecil Sorger, gender equality it is. Si Ma'am Maria Kasem, thank you po. At si Daisyline Aniseto, thank you so much. Mga teachers po ata natin itong mga to. Thank you so much. Have a great day at have a great weekend ahead. Ako po ulit, si DJ Gracia P. Bago po ako tuloy magpaalam, maraming salamat po Attorney Tabangin and Sir Jeffrey sa oras na ibinibigay po ninyo sa balitaktakan. Kumayo po kayo at magparami. Maraming salamat. Hindi na kaya na dami. Okay, dyan po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng balitaktakan. Maraming salamat. Kita-kita po tayo sa susunod na linggo. Bye guys! Ingat!